Coco Martin nagkwento tungkol sa kanyang buhay extra noon. Alam ko yung tumenga ka na meron ngayon, 6 na buwan wala. Bago maging primetime king, nagsimula rin si Coco bilang extra, supporting actor at maging indie films na pasok niya. Damn! Kaya naman ngayon na director at producer na siya, ito lang ang kanyang pangarap. Ang pinapangarap ko lang naman na maibalik ko lahat ng mga taong tumulong sa akin at sisimula ako. Sana ako naman ngayon makapagpasalamat sa lahat, makabawi sa lahat ng binigay nila. Kasi kung wala sila, hindi ako makakarating na sa lahat. Kaya naman lahat ng senior actors na nabigyan ulit ng trabaho sa tulong ni Coco ay sobrang nagpapasalamat sa kanya. At hindi raw titigil si Coco makatulong sa kanila. Ngayon, kahit paano na ako yung nakakapag-produce, ako yung nakakapag-direct, nakabuo ng kwento. Hanggat may matutulungan tayo mga kasama ng kabak. Hanggat kaya, hanggat may pagkakataon, hanggat may oportunidad, hinihila ko kahit paano. Nice. Marami nang natulungan si Coco ng mga kapwa-artista mula sa ang probinsyano hanggang sa Batang Quiapo. At marami pa raw siyang ipapasok ng mga artista. Mahabang-mahaba pa kasi yung journey. Ang dami pa mga artista ang papasok. Na sana mapagbigyan tayo. Marami pa tayong mga pinapangarap ng mga trabaho. Sino mga ito? Basta! Dahil sa success ng Ang Probinsyano, Batang Quiapo at ng kanyang mga action movies, si Coco ay nirecognized ng FAMAS as one of the youngest recipients of the Iconic Movie Actor of the Philippine Cinema Award. Kasi napakabata ako para makakuha ng ganitong karangalan. Mapabilang sa napaka poste at pundasyon ng ating industriya. Pero thank you so much sa PAMAS na sabi ko nga lahat ng paghihirap. Nagre-reminis ako na sabi ko from the very start paano ko itong extra hanggang ngayon. Nagbunga rin ng lahat ng paghihirap. Kaya for those who want to succeed as an actor, ito raw ang mapapayo ng primetime king. Pag meron ka pangarap, may gusto ka mangyari sa buhay mo at sa tulong ng Diyos, ano lang yun, pagpupursige, determination. Pero ito raw talaga ang kanyang sekreto for success. Honestly, hanggang ngayon, hindi ko siya dinidib bilang artista. Ang tingin ko sa rin ko worker. Ako naghahanap buhay lang. And then, nagsiservisyo ko sa kumpanya pinapasukan ko. Tumutulong ako sa kasamahan ko. And then, nagpo-provide ako para sa family ko. Kumbaga basic lang, hindi ko gano'n ninanamnam yung pakiramdam ng bilang artista. Basta, trabaho lang. Pinagbubuti ko lang yung trabaho. Marami pa raw movie projects ang nakalinya kay Coco Martin. Kaya naman ang tanong ng lahat. Papahinga ka pa ba? Yan na nga. Tatanong ko, nagpapahinga ka pa ba? Honestly, hindi. What? Pero kasi masaya ako sa ginagawa ko kaya hindi ako nakakaramdam ng pagod. And that's the latest celebrity news. Follow poplife.ph because you can't miss out.